It is always desirable to be wise. It is good to be wise and to be with the wise. Napakalaking bagay na tayo po ay nakakapag-imbak, nakakaipon ng karunungan at kung paano natin ito gagamitin sa buhay. At mahalaga rin na tayo ay naliligid at may nakakasama tayong mga marurunong. How does the Bible describe a wise person? It's important to know yourself and others by the standards of the Bible. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating 10 marks of a wise person. 10 pagkakakilanlan sa isang taong maalam, marunong, at marunong gumamit ng alam sa ikatutuwid ng buhay. Our God, we thank you for this beautiful day. We thank you, Lord, that you are our God, our Savior, our Sustainer. We thank you that you give us our needs. Salamat, Panginoon, sa pahiramong buhay pa. At salamat po sa karunungang patuloy mo idinadagdag sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Punuan niyo nawa ang aming mga kakulangan. At ngayon ay bigyan niyo po kami ng karagdagang karunungan. Buksan niyo po ang aming isip, ang aming tainga, ang aming mga mata, at nang matanggap namin ang mga dapat tanggapin. Give us discernment, Father, so that we may be able to know your truth and that we may reject that which doesn't come from you. Teach us, lead us, be the speaker, O God. We ask you to bless your people, to walk in our midst, to sit on your throne of power, and dispense wisdom and blessing to us. In the name of Jesus our Lord, our teacher, we pray. Amen. 10 marks of a wise person. Nakukuhanin po natin lahat sa Proverbs sapagkat kung merong koleksyon ng wisdom sa Bible, isa na dyan na pinakamarami at pinakamayaman yung book of Proverbs o kaya ay mga kawikaan. Proverbs 29:11, a wise man keeps himself under control. Isa na yan na pagkakakilanlan ng taong marunong, ang kanyang sarili ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Napipigil ang sarili at hindi ang sarili ang namamayani lagi. So one mark is controlling oneself, especially one's emotion. Ang marunong na tao, kinokontrol ang kanyang damdamin, ang pagpapahayag niya sa kanyang damdamin at ang lahat ng ginagawa niya. Si Solomon na mismo ang may sabi, a man of wisdom will avoid all extremes. Pag marunong ka, hindi ka lumalabis. Hindi ka sobrang malamig, hindi ka sobrang mainit. Walang mga extremes and saka extreme behavior. Man's foolishness necessitated the law. Kasi kung ang tao lang ay nagkocontrol sa sarili, hindi niya kailangang makatanggap ng batas mula sa Diyos. Ang mga batas ay isa-isang ibinigay at naging very elaborate no ang mga tao ay hindi na makontrol ang sarili nila at kinailangan pa ng panglabas na kapangyarihan para ang batas ay pairalin. Kaya ang Lady Justice, yung sagisag ng Lady Justice ay isang babaeng may hawak na timbangan, may piring ang mata at sa kabilang kamay ay may hawak na isang tabak. Lady Justice holds a scale there. At pag mayroon siyang scales and then she holds a sword. Because if you are weighed and found wanting, you will have to be cut up. Kailangan kang tagain sapagkat yung takot mo na lang na mataga ka at yung takot mong makulong, yan ang kumokontrol sa tao pag siya'y wala ng kontrol sa sarili. Maging sa mga bahay na maraming policies, sa mga kumpanya na maraming policies, because people don't control themselves. Bakit merong bandit clock na kinamumuhian ng empleyado? Kasi hindi naman nila kukontrolin ang sarili nila na pumasok sa oras kung wala nun. Bakit merong deduction ka pag absent? Kasi pag walang ganung punishment, dadami ng dadami ang absence. Pagka maraming patakaran at batas, ibig sabihin lang, ang tao'y hindi nagkukusa na kontrolin ang sarili. Sa pagkukontrol po sa sarili, hindi natin ibig sabihin yung sobrang control, na the repressive control that can lead to schizophrenia. Sapagkat yung sobrang control naman, na bigong-bigo ang sarili mong ipahayag ang katotohanan at yung mga nais mong gawin, ang nangyayari, ang mga tao ay nagkakaroon ng mga kabaliwan, nagkakaroon ng double personality. Ang hindi nila maipahayag sa tunay at normal nilang buhay, kailangan silang magkasakit, kailangan silang magkaroon ng abnormal situation para mapagbigyan na ipahayag yung hindi maipahayag. Kaya po sa mga pamilyang sobrang higpit ang mga magulang o ang mga matatanda,
sa mga bayan o baryo o lipunan na masyadong maraming bawal, masyadong conservative, masyadong maraming control, diyan maraming nababaliw, diyan maraming sinasabi nilang napoposes, diyan maraming sinasabi nilang nakukulam, at kung ano-ano pa, hindi po kulam yun at hindi possession. Pag sobrang ang tao ay sinisikil, yung hindi niya maipahayag, ipapahayag ng kanyang katawan sa ibang paraan. Kaya kung minsan nagsasalita na iba ang boses, tumitirik-tirik ang mata, bumubula-bula ang bibig, akala natin agad, demonic possession. Most of the time, those are just people who have repressed feelings, mga hindi ba ipahayag na damdamin. At hindi po ang pagpipigil nun ang pinag-uusapan natin. What do we mean? Control that is enough to keep social order and to keep one's dignity. Pero hindi naman sobrang control na meron ka ng gustong kainin, hindi mo kinakain, meron kang gustong sabihin na hindi naman magkakaroon ng isang napakalaking social disorder pag sinabi mo, o kaya ay social calamity, hindi po yan ang pinag-uusapan. Pero yung hindi ka na nakakakibo, hindi ka nakakapagbigay ng opinion, hindi ka na natatanong kahit kailan, sunod ka na lang ng sunod, yan po yung mga nagiging dahilan at nakakapagbigay ng mga uri ng mga psychological illnesses. Kaya sa mga very conservative towns, yan yung marami, ay nakulam si ganun, nahipan ang masamang hangin, etc., etc. Repressed lang yon. Baka mga babaeng gusto magpaligaw, ay ayaw paligawan ng magulang at mga kuya, nabaliw tuloy. Mga damdaming di maibulalas at di maipahayag. Isa po sa magaganda nating gift sa ating kapwa ay hayaan sila mag-express. Sapagkat naiipon yan sa loob, yung pressure cooker man, kailangan sumingaw. Sapagkat pag hindi nakakasingaw ay sasabog. Akala ng mga sobrang disciplinarian, merong social order at may orderliness sa kanilang tahanan, sa kanilang organisasyon ko ang lahat ay hindi na kumikibo. Pero may panahon din na sasabog yon. So, well-timed expression is good. But a man of wisdom will control himself and his emotion so that he doesn't go to the extreme. Isa po yan na pagkakakilanla ng taong marunong may control sa sarili. Proverbs 12:16, a prudent man overlooks an insult. Another standard by which wisdom might be gauged. Ang tao daw pong mahusay, marunong, mapag-isip, ay maraming pinapalampas maging mga maituturing na pag-insulto o paglapastangan sa kanya. So, another mark of wisdom is staying calm when offended. Pagka po tayo ay na-offend, kung minsan ang feeling natin tayo na bastos, nalapastangan, papaano tayo sumasagot? How do we react? What are the usual foolish reactions? One is to prove who you are. Kung na-insulto ka, na-offend ka, kaya mo yung tao ng insulto sa'yo, ilalabas mo lahat ang iyong armas at wawasakin mo siya. Lalo't kung mas mataas ang iyong posisyon sa lipunan o kaya sa kayamanan o sa kapangyarihan. That's a foolish reaction. Another is to pick a fight. Na-insulto ng konti, mga hamon na ng babag, saksakan, patayan, barilan, ubusan ng lahi. A foolish reaction is to take a bloody and a messy revenge. Remember though that staying calm doesn't mean not correcting the wrong. It doesn't mean allowing yourself to be the offender's punching bag. Yun pong pagiging mahinahon ay hindi ibig sabihin tatanggapin nyo ang lahat ng ibinabato sa inyo nang wala man lang kayong katutul-tutul at hindi ibig sabihin na tatanggapin nyo lahat ang mga panglalapastangan. Subalit kung itutuwid nyo man yun at gagawa man kayo ng paraan na iyan na itama ay ginagawa sa isang mahinahon na paraan. Because wise people stay calm, they keep calm, and especially they keep themselves under control while addressing an offense. Hindi ibig sabihin na godly ka, tinanggap mo na rin, di ka naling kumibo. Kasi dapat ang liko ay tinutuwid, ang madilim nililiwanagan, ang marumi nililinis. And one approach of wise people to offense is they say, it's not really me who's the problem, but you. Halimbawa, nabastos ka, alam mo naman wala kang ginawang mali, pwede mong sabihin, eh, hindi naman ako bastusin, talagang bastos lang siya. So siya ang may problema at hindi ko siya papatulan. Ang isa pong sukatan ng kadakilaan ng pagkatao ay yung pagpili ng pinapatulan.
Kung lahat ay pinapatulan natin, ibig sabihin na ikasimbaba din tayo nung nais nating patulan. At ang problema sa nakikitabla, if you want to get even, is you have to go down to the level of your opponent. So even transcontinental trains don't stop at every station. Even major airplanes don't land in every airport. So kung tayo po ay may nararating na taas at antas ng karunungan, namimili na tayo ng pinapatulan at dapat pakonti ng pakonti iyon. Proverbs 10:19, he who holds his tongue is wise. Yung marunong magtimpi ng pagsasalita, sabi ng iba, yung kinakagat ang dila para huwag na lang magsalita pa ito, ay isang uri ng karunungan. So restraining one's lips is a measure and a sign of wisdom. Still, this is under the self-control department, you will notice. Speaking too soon, saying too much can tie you down. Marami pong tao ang nalalagay sa alanganin, nakokompromiso, napapasubo dahil nagsalita agad. O kaya maraming sinabi. Remember this, the unspoken word is still your slave. But every spoken word can already become your master. Naranasan niyo na ba yan? Na may magsasabi sa inyo, you promised me, sinabi mo, di ba sabi mo ganito? Di ba ang turo mo ganito? Pag may sinabi ka na, maaari na ngayong isumbat sa'yo, maaari na ngayong gamitin para kapilitin na kumilo sa isang uri ng direksyon. You will be compelled to behave a certain way because of the words you've already said. Wrong words can put you in trouble. Wrong words can hurt and offend others. Wrong words can misrepresent you. And remember, unbeautiful words, yung pinsan ng ugly, yung unbeautiful, unbeautiful words can trivialize and debase you. Kung minsan may kaganda-gandang babae, talaga namang napakaganda, pwede mo ilagay sa eskaparate o sa dambana. Naku, nung nagsalita na, 5 words pa lang gumuhuna ang lahat-lahat ng kanyang bantayog. Ganon din naman kung minsan yung lalaki may mga itsura. Kaya mahalaga pa, huwag naglagi nagsasalita. Yung mga nananahimik, kuminsan napagkakama lang marunong. Kesa lagi kang salita ng salita na inisiwalat mo na pala ang kasalatan ng iyong isip. Speech can give away your emotion, your sentiment, and even your IQ level. So it is better not to always be speaking. Because even a fool is thought to be wise if he employs well-timed silence. It's very important that we think before we speak. Sabi nga nila, speech is silver, silence is gold. If you have no golden nuggets to say anyway. Ang pagpipigil ng bibig ay isang senyales na ang tao ay marunong. Ang mga mangmang, napakabilis magbuka ng bibig. Hindi mo pa tinatanong, sumasagot na. Pinipigil mo na, ayaw pang tumigil magsalita. Laging isinisiwalat at binibilad ang laman ng kanilang isip na karamihay wala namang kwenta. Kaya mahalaga po, nag-iisip talaga. Maging sa mga mag-asawa lalo na, yung mga binibitawang mga salitang masasakit, mga sumbatan, matagal na na lumipas ang panahon, hindi pa yan nalilimot ng marami. At sabi nga, kung tayo po ay mag-aaral at babalikan natin yung ating kahapon, karamihan ng mga sugat na malalalim at hanggang ngayon mayroong pangkirot, mga sugat na hiniwa ng matatalim na dila. Most of the heartaches that we carry all our lives were caused by unkind speech. So let us not cause that kind of wounds in other people's hearts. Proverbs 12:18, the tongue of the wise brings healing. Another measure, wisdom is known by promoting goodwill through speech. Ang salita po, napaka makapangyarihan. Kahanga-hanga, kamangha-mangha. Kung meron po kayo isang nakikitang tao na kasimangot at malayo, hindi nyo kayang makarinig ng tunog ng sasabihin ng kanyang bibig o ng kanyang kausap, na nakasimangot siya at biglang napangiti, may kausap, hindi nyo alam kung anong sinabi, but you know the magic and the power of the word spoken by the other person.
Meron naman taong nakangiti, tinitingnan nyo yung mukha. Halimbawa, tinitingnan nyo sa binoculars. Tapos biglang nanimangot at nawala sa mood. Alam nyo, may sinabi yung kausap niya na biglang nagpalit ng kanyang buong espiritu. The power of the spoken word. Words can make or break. Words can make you happy or sad. Words can uplift or downgrade people. Words can actually promote peace or prolong and actually escalate a war. So mahalaga yan na tayo po ay good custodians of the gift of speech. And whenever there's a wounded person, make sure that when you speak, your words become balm. They become like honey. They become like herbs, medicine that soothe the wound. Hindi yung may sugat na ang tao pag nagsalita pa tayo para ng asid na ikinaskas natin sa kanyang sugat ang ating salita na dinagdagan pa ng sili at mga durug-durug na blade. And that can happen when people talk. Masama na nga ang loob ng isa nung kinausap po talagang nagpakamatay na. Nagkakagalit na nga yung dalawang tao nung nakialam ka't sumali, nagbarila na talaga sila. Hindi ito ang tamang paggamit ng pananalita. Words can hurt or soothe, can comfort or disturb, can damage or heal. And wise people employ words to heal persons, to heal relationships, to heal situations. Napakasamang sumpa ang isang taong matabil na walang nagiging bunga ang katabilan kundi mag-away-away ang mga nasa paligid niya. Isang napakalaking sumpa ang isang tao na pag sumali sa inyong buhay, napapagulo ang buhay niyo, napapaaway kayo, lumalala ang mga hidwaan dahil siya'y mapanggulo. So titiyakin po natin, una, hindi tayo yon. At pangalawa, iniiwasan natin ang ganong mga tao. Pansinin ninyo mga kapatid, may mga tao na pagka dumating sa inyong mundo, kumbagay kayo parang isang tahimik, no? Na tubig, ay pagka siya ay sumali, para kayong kinaukaw, at nahalukay na ang lahat ng putik sa ilalim at gumulo at naging burak ang inyong magandang pond. Sometimes you seem like a pond without blemish on its face. And then a troublesome person and a troublemaker suddenly throws a stone into the middle of your pond which sends concentric circles to your farthest shores. And sometimes it's not even those concentric circles, kundi nagkagulo-gulo ang buhay nyo. Iwasan nyo ang ganung mga tao. Yung tao na pagkakinausap kayo, mamaya pag alis niya, galit na kayo sa kagalit niya. Inis na kayo sa taong hindi naman kayo kanina inis. Dapat isip yung teka na i-influensya niya ako. So we should promote goodwill through speech. Gawin po natin yung misyon. Araw-araw sasabihin natin, Lord, binigyan niyo po ako ng dila, binigyan niyo ako ng speaking mechanism, lahat ng mga alam ko't hindi alam tungkol sa aking pagsasalita, pati yung lungs, pati yung hangin kasali dyan sa paggawa ng mga salita. Isinusuko ko po ang aking bibig at ang buong capacity to speak. Before your holy presence, use it as an instrument of peace and not of war. Use it to heal people. Ito po ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na sandata na hawak ng tao, ang kanyang dila. At mahalaga araw-araw isinusuko natin sa Diyos at yung kalooban niya ang nasusunod. Sino po ba ang makapangyarihang tao? Abay, halos lahat ng tao, lalo yung nakakapagsalita, ay makapangyarihan. At kahit hindi yung nakakapagsalita physically, yung nakakapagsulat, yung nakakapagsenyas, nakakapag-communicate pa rin, kapangyarihan pa rin yun. Pero yung instant power, alam na alam yan ng merong power of speech. So, that power must never be surrendered to the devil, but instead, to the power of the Lord. Let's review our speech, the way we talk, and the causes and the roots, the results of our speaking. Proverbs 14, verse 16. A wise man fears the Lord and shuns evil. So another mark of wisdom is fearing God and therefore avoiding evil. Sinadinagdag ko lang yung therefore.
fearing God and avoiding evil. Meaning, fearing God, therefore, you fear God pala, then you must avoid evil. So fear the Lord, and therefore you don't have to fear Satan. Because if God is with us, who can be against us? Ang atin pong karunungan ay mariring sukatin, tingnan lang kung ano ang ating kinatatakutan o kung sino. So when we fear God, then we fear God enough, that means we uproot evil in our lives, then we don't have to fear Satan at all. So fear God to the point of uprooting and avoiding evil. May mga nagsasabi, natatakot ako sa Diyos, meron akong banal na takot sa Diyos, pero hindi naman afraid enough to uproot evil in their lives. Dapat sapat yung takot natin sa Diyos na kumilos tayo upang bunutin, wasakin at wakasan ang mga maruruming bagay sa ating buhay. Proverbs 13:1, a wise son heeds his father's instruction. Of course, masyadong makalalaki ang kultura ng Israel. Kasama din dapat dito yung a wise son heed his mother's instruction, or a wise daughter heeds his father's or mother's instruction. Lagi lang kasi sa Bible, example, mga lalaki, dahil sobrang nakakiling sa kultura ng lalaki ang kultura ng Israel. Pero yan ay symbolic of all humanity, and that should be the reading. So another and very important sign of wisdom is accepting parental guidance. Knowing that your parents, very generally speaking, are good to you. That parents are more experienced and well-intentioned. So parents man, o superior man, or senior, dapat tayong nakikinig. Pag tayo po'y sumusunod sa nakakataas sa atin, at mali pala ang nangyari, hindi tayo masisisi dahil sumunod naman tayo. Liba na lang kung life and death yung kamalian na wala na magkakasisihan dahil namatay na kayo sa kamalian na yon. So hindi na pinag-uusapan. Yung mga kamalian lang tulad ng ikaw ay amo, may driver ka. Sinabi mo kay driver, pupunta tayo sa ganon at bigla mong nasabing, o lumiko ka dyan, kumanan at hindi iniliko ni driver. Ba't ka mo hindi iniliko? Eh, kasi po may ibang mas maganda kung alam na daan. Pag nagkamali ka ngayon, ang mapupuntahan mo at isang pagkakamali, lagot ka. Kasi hindi mo siya sinunod. Pero kung sinabi niyang lumiko ka dyan at lumiko ka nga at mali pala, sasabihin lang niya, ay mali pala, o balik, balik. Hindi ka mapapagalitan. Sinasabi ko, liban na lang sa mga life and death situation, na bangin pala yung pinapapuntahan sa'yo, siyempre hindi ka dapat sumunod. Pero yung sa maraming mga bagay na hindi naman napapanganibang yung kaligtasan o buhay, obey your superior. Because if your superior is wrong, he will not use his power against you. But if you are wrong and you disobey, you can expect the powers of heaven coming crashing down upon you. So dapat kahit mas marunong ka sa tingin mo doon sa nakakataas sa'yo, marunong kang sumunod. Dahil siya ang may kapangyarihan over you. And very especially, children, parents, maliban na lang that they are abnormal at siguro 0.001% lang yon, parents love you. Parents are only after your welfare. So whether you understand them or not, obey. Unless it is obvious that your obedience will lead to your personal disaster and that there's no doubt that it would lead to that, then you may not. Because then you will submit yourself to higher authority who is God. Meron pong laging nagsasabi, di ba dapat tayo sumusunod sa authority? Di ba we are to obey authority, sabi ng Bible? Ang tanong ko, kung ang inyong head of state ay si Hitler, will you obey? Bakit ang mga komadrona sa Ehipto, ang may authority, yung Pharaoh, sabi ng Pharaoh, pag may mga nanganak kayong kababayan ng mga Hudyo, eh patayin nyo ang mga lalaking bata. Dahil natatakot ang Pharaoh, dumadami na yung mga lalaking Hebrews. So, hindi sila sinunod ng komadrona? Hindi sumunod sa authority ang komadrona? Dahil mali ang authority? Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala ang mga komadronang ito na siguro mga old maid dahil ang sabi sa Bible, binigyan ng kanikanyang asawa at pamilya ng Diyos. Si Rahab, meron siyang sariling bayan, meron siyang sariling hari. At nung pinasok ng mga anak ng Diyos, ang kanilang bayan, ang mga espiya, itinago ni Rahab. Mga kalaban ng kanyang bayan, kalaban ng kanyang hari. Pero anong nangyari kay Rahab? Pinagpala siya sa ng Diyos.
Sinasabi ko sa inyo, hindi lang kayo kukuha ng isang verse at sasabihin nyo, obey authority, na kahit na isang halimaw ang authority, obey ka pa ng obey. Kahit na peke ang authority, obey ka ng obey. Kailangan tinitingnan mo yung higher truth, yung higher calling of God's reason, because the Bible is full of examples wherein disobedience to authority actually led to blessings. When the authority has no moral mandate, when the authority is not supposed to be there, o nagpapagawa ng mali, you must withdraw your obedience because your obedience must be given to the higher authority, and that is the essence of God's teachings. Pinipili ang authority ng sinusundan. Huwag nating baluktutin at maliin ang scripture at huwag nating pilipitin ang application para lang sa mga personal na interes ng mga makapangyarihan. Siyempre, ang mga makapangyarihan laging sinasabi, obey authority, kasi pang blackmail nila yan sa mga taong naniniwala sa Biblia. But don't get only one verse, read the whole Bible. And you will find that true authority comes from God, that true authority is truthful, that true authority is legitimate. Because if those standards are not met, then authority is not genuine and you may not obey. Mahalaga yun na nakikita natin because authority has been misused by so many parties, so many people in the whole history of mankind. E paano kang head of state may si Idi Amin, kinakain ka na niya, obey authority? Pinipili yan. Tinitingnan mo kung merong moral compass at kung merong moral foundation ng authority. Because if it is immoral, you should not, in fact, obey. Because our authority, who is the real one, is God Himself. And anybody that does not represent the economy of God, the honesty, the truthfulness, and the integrity of God must not be obeyed. So huwag nating payagan na ang relihiyon ay ginagamit na isang political tool para kontrolin ang isang bayan, ang isang lipunan, ang isang uri ng tao, isang lahi. At nagtatago ang mga taong yan sa likod ng Diyos, sa likod ng Biblia, para bigyan ng deodorant, ang isang stinking regime, or monarch, king, or queen. Kaya nag-iisip-isip pa mga anak ng Diyos, hindi basta-basta kumukuha na isang verse, tapos alipin ka na ng verse na yon, against all reason, sumusunod ka. But, going back to the authority of parents, as I said, unless they're abnormal or they have mental illness, parents love their children, and it is always in the best interest of their children that they make policies or even rules. So children, unless there is a naked, very naked error in what your parents tell you, obey. It is the wise thing to do. Proverbs 12:15, a wise man listens to advice. Kamag-anak na naman ang pinag-usapan natin kanina. So another measure of wisdom is accepting counsel. Meaning this time not only from our parents, but from any wise person. Binigyan tayo ng dalawang tainga at isang bibig, so we will listen twice as much as we talk. Ang problema sa mga tao, sometimes we talk twice as much as we listen, or we never listen at all. Nakakita na ba kayo ng nag-aaway na tao, lalo yung mag-asawang nag-aaway, na parehong nagsisigaw, parehong nagsasalita, walang nakikinig? So ang ending niyan, balibagan ng aparador, hagisan ng plancha, ng electric fan, kung anong mahawakan, kotse, ihabalibag sa asawa kasi walang nakikinig. Mahalaga, we accept counsel. But remember this, listening to counsel doesn't mean obeying all the time. Hindi ko mo nakinig ka sa payo, obligado ka nang sumunod sa payo na yon. Ang mahalaga lang, give it a chance to be heard. Proverbs 1:5, the wise listen and add to their learning. Anong mawawala, kapatid, kung ikay mananahimik at makikinig? Una, kung may punto ang kausap mo, di nakuha mo. At kung talagang mali siya, lalo mong napatunayang mali siya dahil narinig ng tenga mo ang mga kamalian niya. So mahalaga yan na ang tao nakikinig. And accepting counsel is a twin brother of self-control and tongue control, because you have to control yourself, especially your tongue, to be able to listen and accept counsel. Accepting counsel doesn't mean obeying it. You just accepted it so you can process it. Sa pag-uusap po, kung may isang nagsalita at may isang nakinig, pag-uwi nila pareho, sa palagay niyo, sinong panalo? Siyempre, yung nakinig. Kasi
Yung nagsalita, nabisto ang kanyang IQ level, nabisto niyo ang kanyang stand, yung kanyang sentiment, wala na siya ngayong maipagmalaki. At yung nagsalita, walang natutunan. Pero yung nanahimik at nakinig, dumami ang alam, dumami ang choices, at kung meron kayong digmaan, hindi mo pa rin naarok, hindi mo pa rin nasukat, hindi mo pa rin alam kung anong laman ng isip niya, huhula-hula ka ngayon, hindi mo siya ngayon kayang basta-basta na lamang paikutin dahil hindi mo alam kung anong iniisip niya. Kaya ang mga tao po na hindi marurunong, agad-agad na ipinaaalam kung anong iniisip nila, alam na ng kalaban kung nasan ka. Kaya mabuti, hindi salita ng salita. Proverbs 10:14 gives us insight into another standard of wisdom, and that is, wise men store up knowledge. Collecting knowledge is an important aspect of wisdom. Wise people collect knowledge. Naalala ko po tuloy ang mga kababaihan sa Malolos. Noong 1888, maraming mga kababaihan sa Malolos, mga Bulakenya, ang minabuti nilang mag-aral ng wikang Kastila. Bakit? Sapagkat sila yung mga mag-aasawa o yung iba yung nag-asawa na, at sila yung magkakaroon ng mga anak. At sabi nila, ayaw nilang maging mangmang ang kanilang mga anak. Kaya sila ay nagpetisyon. Hindi sila pinayagan ng kura paroko ng Malolos na mag-aral, magbukas ng akademya, at mag-aral ng wikang Kastila. Bakit nila gusto mag-aral ng wikang Kastila? Sapagkat halos ang lahat ng libro na pumapasok sa Pilipinas ay nasa wikang Kastila. May mga libro sa wikang Tagalog, sa wikang Cebuano, Bicolano, pero puro libro ng dasal. Puro libro ng mga buhay ng mga poon, ng mga santo at santa na walang itinuro sa mga tao kundi sugatan ang sarili, magpakasakit, magtiis at hintayin ang kabilang buhay para sa iyong mga gantimpala. Siyempre, gustong-gusto yun ang relihiyon para ang tao'y tiis na lang ng tiis, dusa ng dusa, donate ng donate at iniintay premyo sa kabilang buhay. It is a way to control people. So yung mga kababaihan sa Malolos, gusto nilang lumawak ang kanilang alam, labas at lampas sa pader ng kumbento at ng simbahan na walang itinuro sa kanila kundi magtiis at magmano sa mga praile. So gusto nilang mag-aral ng wikang Kastila. Siyempre, ipinagkait, hindi sila pinayagan. Ang gobernador general, si Valeriano Weyler, ay dumalaw sa Malolos. Sinamantala ito ng mga kababaihan, sumulat sila sa gobernador general at sila ay nagkaroon ng audience with him at sila po'y pinayagan. Nagbukas ang eskwelahan noong February 20, 1889. At itong school na ito ay naging simbolo ng pagkauhaw ng mga Pilipina sa karunungan. Nabalitaan ito ni Jose Rizal na noong panahon na yon ay nasa Europa at sumulat siya sa mga kababaihan na ito. Sabi niya, ang kamangmangay kaalipinan sapagkat kung ano ang isip ay gayon din ang tao. Ang taong walang sariling isip ay taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na susunod-sunod sa tali. Kaya sabi niya, kinikilala ko kayo at pinagpupugayan ko ang inyong pagkauhaw sa karunungan. Sabi niya, marapat lang na ang kababaihan ng ating bansa ay maging marurunong sapagkat ang ating susunod na saling lahi ay lumalaki sa kandungan ng mga ina. At ang mga inang mangmang ay walang palalakihin kundi mga alipin lamang. Ang mga mangmang na mga magulang walang ituturo kundi kamangmangan din. Sabi, wala kayong gagawin kundi ang next generation magiging mga alipin lamang. Kaya mabuti ang naghahangad ng karunungan. And nobody is too old to learn new things. Akala natin, pagka nag-drop out ka na sa school, pwede ka nang huwag mag-aral. O kaya pag nag-graduate ka na ng bachelor's degree, pwede ka na hindi pa mag-aral at tapos ka na. No, we keep learning. Lalo ngayon, palit ng palit ang technology, mapag-iiwanan ka sobra ng panahon pagka hindi ka marunong. Kaya kailangan, kung ayaw mong maging alipin, maging marunong ka. At mga magulang, turuan niyo ang mga anak na pahalagahan ng karunungan. Turuan silang mga tuwiran, kahit sa inyo sila nangangatwiran, basta magalang ang pangangatwiran. Kaysa huwag kang sasagot, tapos tungtua ka, ang anak ko hindi sumasagot.
Tapos namatay ka na, ano yung anak mo ngayon, kahit na lang rapist, re-rape na siya, opo pa rin. O kaya parang awa nyo na po. Polite pa rin sa rapist. Dahil hindi mo malang tinuro ang tumutol. Yan ang kulang na kulang sa ating maraming kababayan. Sobra tayong sinanay ng relihiyon at ng mga matatanda na maging sunod-sunuran lamang para tayo mga hayop na hinihila lang sa tali at sumusunod naman. Kaya ang tunay na kalayaan ng Espiritu ay kalayaan din magpahayag sa sarili. Subalit ano ang mga kasangkapan para ipahayag yan? Karunungan. We must value knowledge. Kaya lang, katulad ng pagbabasa. Biruin nyo, magbabasa kayo ng isang libro. Halimbawa, binasa nyo ng ilang oras o ilang araw. E ilang buwan o ilang taon na ginawa yun ng author na sobrang pinaghirapan, sinaliksik, inayos. Makikinabang kayo na iistro ninyo ang utak ng mga marurunong. Napapakinabangan natin ng napakaraming pagpupuyat at pagpapagal ng mga nananaliksik sa konting pagbabasa. And this is what we have to develop as a society, as a nation, the habit of reading. Kaya pag nakakita ka ng mga tao na nasa eroplano o nasa barko o magkakatabi kahit saan, pag nakita mong nahiling magbasa, usually hindi Pilipino yon. Dahil mga Pilipino, daldalan, kwentuhan ng kwentuhan. Ano yung Q-text mo? Anong brand yan? Mamaya, tatlong oras na pinag-uusapan yung Q-text nung katabi. Ang Q-text nga ng kumari ko, ganito eh, ganyan. Hanggang umuwi na lang sila, wala namang nadagdag sa kaalaman nila. Hindi naman masama magkwentuhan, mabuti yan. It's a very nice social activity. Pero lagyan nyo naman ng hangganan. Hindi walang katapos ang kwentuhan, wala namang narating ang utak. Parang sumakay sa Ferris wheel, kahit isang daang ikot, pagbaba mo, nandun ka pa rin, hilo ka pa. At marami po mga tao ganon, kahit makipag-usap kayo sa kanila ng 10 araw, pag uwi nyo, wala pa rin kayo na pala. Sayang ang oras. Ugaliin magbasa. Makinig ng mga bagay na pakipakinabang at manood ng mga makabuluhang mga bagay. Dapat pinipili ang mga pinapanood sa TV. Siguro 85% ng mapapanood nyo sa Philippine television, nakaka-brain damage lang kayo. Mabuti pa huwag na manood. Pero may mga matitino naman, piliin lamang. Pero yung mga pa-contest na A pula, B blue, ano ang A? Ang sasagot pa ba, blue. Meron pang green. Tapos pagtatawanan ngayon, tuwang-tuwa ang mga tao sa kanila mga kamangmangan at mga kahibangan. Mga contest na walang kakwenta-kwenta, mga ililipat mo yung bola sa kabilang balde, takbo ka ng takbo, bola dito, bola doon, bola dito. Trabaho yun ang mga koneho. Mga lobong pinapaputok, mga tubig na pinapasabog, hindi yan para sa mga taong nag-iisip. Kaya napakalaki ng pananagutan ng multimedia sa kamangmangan ng bayan na ito. Dahil ating kinukonsinte ang kahibangan ng mga taong hindi marunong mag-isip. Sa halip na akayin ng marurunong ang mga mangmang, kinukonsinte at pinagsasamantalahan ng marurunong ang kamangmangan ng mga tao sapagkat yun ang napagkakaperahan nila. At siyempre ang relihiyon tuwang-tuwa rin ang mga tao yung mangmang sapagkat sa kamangmangan nila nagiging mahusay at mga importante ang mga theologians. Ang mga theologians lamang at ang mga mangangaral ang nakakabatid ng mga kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya gustong-gusto ng mga yan, mangmang ang mga tao. At mas mahirap sila, mas mabuti. Dahil pag mahirap ang mga tao, mas mangmang at mas madaling akaying parang mga hayop na may tali. Kaya ayaw na ayaw ng relihiyon, ng population control, ng mga pag-aaral tungkol sa mga bagay na magpapayaman sa tao at magpapaunlad ng buhay sapagkat ang isang bayang nakalugmok sa kamangmangan ay madaling alipinin. That's why you must also look at the oppressive works of religion even in our country na ayaw ng mga pag-uusap, ayaw ng mga marurunong na mga pagpapalitan ng kuro-kuro at kung masusunod ang simbahan maging sa panahon na ito, maraming ipagbabawal na babasahin o papanonoorin, hindi binibigyan ng karapatan ng taong mag-isip at pumili kung ano ang kanyang iisipin. Gusto nilang lagyan ng piring ang mata ng buong bayan upang maakay nila bilang isang bulag at hindi sila maubusan ng mga alipin. Yan ang ginagawa ng maraming relihiyon. Tungkulin ng isang taong naghahanap sa Diyos ang maghanap ng liwanag at katotohanan sapagkat ang Diyos ay liwanag at ang katotohanan ay nagpapalaya. It is our highest objective that people are set free to become the fullest persons that God meant them to be and not just to lead them on like blind people or like animals. It is important that we have an open mind and it is your duty and privilege to continue to collect knowledge. Umiwas at mag-aksayan ng panahon sa mga walang kabuluhang mga usapan, mga walang kabuluhang mga palabas.
mga pinag-uusapan na tao, chismis, buhay ng may buhay, na wala namang ikabubuti, nasusuong pa kayo sa gulo. Proverbs 11:30, he who wins soul is wise. Hindi evangelism to ha. Hindi soul winning to. Wala pa noon ng Proverbs 11:30 times. But what does it mean to win soul? A soul is the center, the core of a person's being. So it means nothing but winning hearts and minds. Ang marunong na tao, sinisikap niya na kanyang makuha ang loob ng kanyang kapwa. Hindi lang para gamitin ang kapwang ito, sapagkat ito ang pinakamabuti, magkahulugan ng loob, ang mga nilalang, magkapalagay ang loob, at nang sa ganun, magkaisang loob para may magawang mabuti. When you speak, when you act, you either win friends or make enemies. You either endear or alienate yourself to others. And you either win admiration or contempt. You either open or close people's hearts to you. So review your soul winning. Kumusta po, pagka kayo ba ay nakikisalamuha, nakikitungo sa mga tao, ang ending ba nakakaaway nyo sila o nagiging kaibigan? Ang ending ba'y napalapit kayo sa kanya o lalong napalayo? Meron kasi mga tao sa talim ng dila at sa bagsik ng mga pananalita, tuwing na lamang may nakakasalamuha ang nagiging wakas, ayaw sa kanila. Kaya dapat nire-review natin dito, am I winning souls? Sabi kasi, he who wins souls is wise. Why? Because a person who doesn't like you can use all of his energy against you. But a person who likes you can use his energy to help you. And don't you like that? Life is a matter of helping, of receiving help and giving it. Walang taong nagkaroon ng malaking tagumpay na solo lang niya itong nakamtan. Lagi nating kailangan ng tulong ng iba para mayroong mangyari sa buhay natin. At ito isang katotohanan, ang tinutulungan natin ay yung taong gusto natin. So hindi ba naman napaka-buting hangarin na magustuhan ka ng iyong kapwa? Hindi yung nainis sa'yo, pinagmamalaki mo pa that you are brutally frank, na tuwing darating ka na lang, ino-oppress mo ang lahat ng tao dahil sobra kang coercive, sobra kang oppressive, o kaya kinokontrol mo ang lahat, lagi ka na lang amo, kaya tamad-tamad mo, lagi ka na lang boss, walang makakagusto sa'yo, iiwasan ka. But a wise person wins souls. Finally, for today, Proverbs 14, verse 3. The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. So, looking ahead to see what is coming is a mark of wisdom. Looking ahead to see the inevitable result of your words or deeds. Therefore, considering, reviewing, and examining your ways and style of doing things. Ang taong marunong, tumitigil, binibitawan ang ginagawa, nagmumuni-muni, at nag-iisip-isip kung ang paraan ng kanyang pamumuhay ay mabisa, mabuti, at mabunga. Kung nakita na natin ang paraan natin ng pagsasalita, o paraan ng pakikitungo, paraan ng pagtatrabaho, paraan ng pamumuhay, ay walang mabuting idinudulot, dapat huwag tayong mag-atubili na palitan ang ating mga pamamaraan. A wise person reflects and give thought to his ways. Iniisip niya, tama ba ako? Maganda ba ang pamamaraan ko? Efektibo ba ito? Tama ba ang pag-handle ko sa aking mga anak? Tama ba ang pakikitungo ko sa aking asawa? Tama ba ang pakikitungo ko sa aking mga manugang o sa aking biyanan o sa aking kapitbahay? Kasi malalaman nyo naman kung tama o hindi. Pag hindi tama ang paraan natin para kayong nagsuot ng sapatos na naglalakad, ramdam na ramdam nyo kung may bato sa loob. At ganun ang buhay na hindi tama ang pamamaraan. Laging may sagabal, laging meron na lamang na sakit at dusa, laging may away, mga hinanakit at problema, laging may tensyon at pakikidigma. So, hindi yun ang tamang paraan ng pamumuhay. So, kailangan palitan. Para tayong nagmamaneho, nakaliko ka sa mali, at nag-isip-isip kang mali. Therefore, aatras ka, babalik ka doon sa pinagkamalian mo ng pagliko, at simula ka uling itama ang iyong buhay. Minsan po,
ako'y may gagawing mission sa Northern Luzon, patungo akong Baguio, at may nagmamaneho naman para sa akin, so ako'y natulog sa daan, gabi ang biyahe. Parang nakahalata ako kahit kalahati ng isip ko'y tulog. Parang hindi malang ako nasisilaw, ang tagal-tagal nang wala malang na tumatamang liwanag ng kasalubong sa aking mga mata. So dumilat ako, at pagdilat ko ngayon, komo nakahiga ako, ang nakita ko sa bintana ay napakalalapit na mga dahon na halos pumasok na lang sa sasakyan namin kung hindi nakasara ang bintana. Pagkakipot-kipot na daan at walang kasalubong. At si Mr. Driver, drive ng drive patungong Baguio. Sabi ko, teka, nasa na tayo? Bakit tayo nandito? Eh, patungo tayong Baguio. Wala man lang tayo nakakasalubong, patungo tayong Baguio? Ang kipot-kipot ng daan na ito, eh patungo na tayo sa tubuhan. Wala, hindi man lang nakakahalata si driver na wala na siya kasalubong, walang nag-overtake, wala na mga tao, pakipot ang daan, patungo pa rin siya sa Baguio. Alam niyo po, nakakatawa man, maraming tao ganun ang buhay. Hindi na nakahalata na mali ang style nila. Hindi na nakahalata na wala na silang kaibigang nagtagal. Hindi na nakahalata na wala nang natuwa sa kanila. Na wala na silang trabahong pinagtagalan. Na wala na silang ginawang nagtagumpay. Hindi na nakahalata na dapat silang tumigil, mag-isip-isip at umatras. Because somewhere along the way, they made a wrong turn. It is important to give thought to your ways. We must be result-oriented. And if it's not bringing us good results, then change ways. So be wise. It is important to be wise. Proverbs 8:33, listen to instruction and be wise. And be with the wise. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise. Proverbs 8:33 po yung listen to instruction and be wise. So dapat tayo nakikinig at makibarkada tayo sa marurunong kung papatulan naman nila tayong kabarkadahin. Dapat naman kasi meron din tayong iniaalok na karunungan sa kanila para tayo patulan. And bless the wise. Pag nakakita kayo ng wise person, i-bless nyo. Turuan nyo, tulungan, sapagkat yan ay regalo ng mundo ng Diyos sa sangkatauhan. Wise people are God's gift to humanity. Proverbs 8:34-35, ang nagsasalita ay wisdom. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. For whoever finds me, finds life, and receives favor from the Lord. Salamat, Ama, sapagkat maaari kaming tumanggap ng pabor mula sa inyo. Pabor ng karunungan. Nawa, Panginoon, ay nakinig kami sa inyo at kinausap niyo naman kami. Ipakita niyo nga kung marunong nga po kami o hindi. At sa mga marurunong na, salamat. Salamat po. Nawa, matuto pa kaming dagdagan ang aming karunungan. May we stretch our tent curtains wide. May we increase the capacity by which we can hold wisdom. Turuan mo kami, Lord, to continue to be teachable, to study our ways, and to listen to you. Nawa sa mga kapatid na may mga kamalian sa buhay na nakakaapekto na sa kanilang buhay at sa buhay ng iba, ipakita mo ng buong linaw kung ano ang iyong minamarapat na pagbabago ng aming pamamaraan. At nang sa ganun, Panginoon, ang magandang buhay na inilalaan at inanais mo para sa amin ay aming makamtan. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan at hayaan ang Espiritu ng Diyos ang tumapo sa usapang ito. Makinig tayo sa kanyang mga payo, lalong-lalo sa mga praktikal na bagay na kailangan nating gawin sa ating buhay.